So upon checking dito guys, nag-reflect na yung 8,306.44. Hi guys, so part 2 ito nung ginawa nating video before. So marami yung nagre-request dito kung paano siya i-withdraw or i-cash out guys, no. So in-open na rin natin dito yung ating GCash. Papunta dito yung pinaka-profits natin dito guys, no. So meron tayo ditong 897. And mamaya i-cash out natin papunta dito, no. So di-discuss natin dito step by step kung paano i-cash out yung assets natin from here going to GCash, no. Step by step natin dito guys na gagawin. Pero before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin and turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, mga live streams natin guys. Kung meron kayong mga questions ay you can ask during our live sa live chat guys, no. So nasa earn tab tayo and i-withdraw ko dito yung XRP kasi meron ako ditong profits 4 months ago. Ayan, binigyan ko ng perspective itong si XRP. Ito, 4 months ago. So dito, yung presyo ni XRP during that time is nasa 38 cents guys, no? As we can see dito. So 38 cents during that time. And as per checking ngayon, as of recording this video guys, XRP is trading around 70 to 72 cents guys, no? So I almost double dito. So ito yung i-example natin today, for example sa XRP. And yung official link ng app na to guys, ilalay ko na lang sa description ng video na to. Meron na ding trading fee discount at para na rin makaiwas sa mga phishing links online guys, no. So majority naman ng tutorials natin dito sa ating YouTube channel is for this app, no. Kaya hindi kayo mahirapan to ask questions. And feel free to use lang yung official link natin sa description ng video na to guys, no. So ngayon punta muna tayo dito sa ating holdings. We have XRP. Ito yung i-withdraw natin, around 10k yung pinaka-assets ko dito. I think 8 to 10k. And as of now, nasa 21,972. We-withdraw lang tayo dito guys kahit mga 5k, no. So papakita ko lang dito just an example. And again guys, ayoko din maging totally biased dito na I earn but discuss yung pinaka-risk dito guys, no. Isa sa mga risk dito guys is that if you don't have proper ideas dito or learnings at kung wala kayong risk management, it's too risky guys, no. So sobrang volatile ng crypto. Anytime pwede siyang magkaroon pa ng pagbaba ng presyo, pwede siyang magkaroon ng pag-decline or pag-retrace, pagbaba ng presyo. And that's the risk guys dito sa crypto, no. Sobrang volatile ng market. And again, itong video natin today is just for ideas lang, for friends, and does not qualify as an investment or financial advice. Hopefully magkaroon kayo dito guys ng ideas and sa mga nagtatanong specially guys, no. So right now, punta muna tayo dito for XRP. Para puntahan yan guys, so see for example, punta muna tayo dito sa home tab. And then after that, punta tayo dito sa wallets, no. So pag tap natin ng wallets, hanapin natin dito sa taas ito. So yung default kasi dito guys is sa spot, no. So itong PHP pwede mong palitan USDT, ayan. So PHP para makita natin yung value in fiat currency guys, no. So dito pwede mong slide, papunta tayo dito sa earn tab. And then pagkatapos nyan, andito yung holdings natin. Algo yung binigyan natin ng perspective during part 1 guys, no. So itong si Algo. Pero ngayon, as an example, XRP kasi ito yung may profits na, si Algo is still on its accumulation guys, no. Nagkakaroon lang siya ng sideways move yung price actions niya. Select ko lang to XRP and then merong lalabas dyan sa baba. Pipili natin to. So click lang natin or select lang natin. Naka-auto subscribe lang to. So ngayon guys, yung i-cash out ko lang dito for XRP, just an example is 113 XRP. So that's more or less nasa 5k, no. So this is just an example lang. And again, ito disclaimer lang or pro tip lang dito guys. Normally, nag-convert ako dito around if ever na gusto kong bumili. Again, it's my own personal bias lang guys. Is that around 8, 12, 8, 11 AM guys, no. So during that day, nagkakaroon siya ng volatility, nagkakaroon ng pagbaba ng presyo. So meron akong alarm during that time just to set positions to buy certain crypto. So ayun, comment lang kayo guys kung gusto nyong makita part 3 natin discuss yung automatic na siya nagtitrigger ng executions to buy gamit itong app na to guys, no. So just feel free to comment if you want part 3 nung video natin dito, no. At sa pag-sell naman, I usually look nung time frames or nung time meron akong pinaka-alarm around 10:48 PM naman to, gabi naman to guys, no. So yan, isa sa mga na-observe ko na yung price actions niyan is nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. But again guys, disclaimer lang ulit na previous results may not
guaranteed yung pinaka future times or future results, guys, no. So disclaimer pa rin, much better to check pa rin yung chart for further validations or pinaka basis, guys, no. So ngayon, mag-re-redeem na tayo dito, guys. Gagawin lang natin dito is just to redeem. Ayan. And then lalagay ko lang dito, guys, yung pinaka-amount, no. So say for example 114 XRP, ito is mariredeem natin, makukuha natin to, guys, no, papunta sa spot, tapos sa spot to funding, and then i-withdraw natin papunta sa mga e-wallets, guys, no, sa bank, pwede naman. And then pagkatapos niyan, tap okay ka lang to dito and confirm. So yun, redemption confirmed. Pwede natin siya i-cash out. So punta lang tayo sa wallet, go to wallet. Tapos punta natin dito sa taas, slide lang natin. Punta natin tong spot. So yun, nag-reflect na siya dito, 4,438 yung 114 XRP. And kailangan natin i-convert ito papuntang USDT, guys, no, para may transfer natin papunta sa mga e-wallet. So para gawin yan, punta lang tayo dito sa home, and then tap natin tong more. And then pagkatapos nyan, scroll down lang natin dito hanggang makapunta tayo dito sa may trade tab. Ito, so makikita natin dito yung convert. So last time kasi, guys, binigyan natin ng perspective yung liquidity swap, which is nalipad na siya dito sa may liquid swap. Ayan. Tapos select natin tong swap. And dito, guys, if nagamit nyo to before, yung rewards pwede nyo nang i-claim din dito. So ngayon, other option tayo dito, guys. If dun sa previous video natin sa part 1, ito, other options dito, guys, to swap is that close muna natin to. Itong sa may convert option, guys, no, ito. So simple as that. Once we select itong convert, hanapin lang natin dito for example XRP. Ayan, so select natin XRP, and then papunta sa USDT, guys, no. So select lang natin itong USDT, and then pagkatapos nyan, tap max, and Freebio conversion lang dito. Ito yung marireceive natin na USDT, and then tap convert lang natin, and trade confirmed. May kita natin dito yung pinaka USDT natin na marireceive, guys, no. So conversion successful na. Pagkatapos nyan, back home lang tayo. Walang fees dito, guys, no. So zero fees yung pinaka transaction fees, no. So back home lang tayo dito, and then back, and then back. So ngayon, i-withdraw na natin yung pinaka USDT natin dito, guys, no. So papunta sa mga e-wallets. So let's go to wallets. So punta tayo sa wallets, and then after that, ito USDT na siya. So dating XRP. So next step natin dito, guys, is to transfer papuntang P2P. Para gawin yan, tap lang natin tong transfer, and then from spot wallet to funding, guys, no, ito. And then pipili natin dito si USDT. So palitan lang natin tong Bitcoin. Hanapin natin dito USDT, and then tap max, and then confirm transfer. So mapupunta na siya sa may funding tab natin dito. So that's the time na pwede nating i-cash out. Punta tayo na dito sa funding tab. Ayan. And then pagkatapos nyan, meron tayo ditong BTC. Ito is pinaka-earnings naman natin sa cloud mining, no. So meron tayong videos din yan sa ating YouTube channel. So it's a passive earning BTC. Nandito na yung pinaka-USDT natin. Anytime pwede natin siyang i-cash out. So select lang natin tong P2P. And then pagkatapos nyan, normally nakalagay dito sa block trade, pwede nating piliin dito yung P2P, guys, sa taas na ito. So if ever man na naka-default ka sa block trade or express, is that select mo lang tong P2P na option, no, ito, itong sa taas na to. So pagkatapos nyan, sell, and then USDT, and then dito sa payment, palitan mo lang siya ng GCash. Ayan. So ngayon masasort na dito, guys, yung GCash, no, ayan. And pwede din natin, guys, i-sort, no. So say for example, sort natin yung price. Click lang natin tong price, and then sort by price. And then dito sa amount, select lang natin dito 4K, or set lang natin 4K, and then confirm. And lalabas na dito yung mga limit around 4K, guys, na ito. Makikita natin merong 2K, 100% completion. Isa sa pinipili ko, isa sa mga criteria ko na itong pinaka merchant na to is good to sell dito, guys, no. So ngayon, top sell ko lang to. And dito, guys, if ever na hindi pa naka-set up yung pinaka e-wallets mo, for example GCash or other e-wallets, is that pwede mo naman siya ditong i-add, no. So add ka lang dito, for example add GCash. Lalagay mo lang dito yung name. So on my end, guys, mobile number yung ginamit ko dito, tapos name lang. And pagkatapos nyan, tap confirm lang. So if ever man na meron ka ng GCash dito, select mo lang tong payment method as GCash,
and ma-add na siya dito guys, no? So simple as that. So for banks naman, pwede naman dito i-add. So ngayon, tap all ko lang to. Ayan, 80.75 in USDT. So nag-update dito yung price. Ito, so price update. Ito dapat yung marireceive natin sa GCash guys, no? Itong amount na to, 4,438.83 in PHP. Sell lang natin to. And pagkatapos nyan, pwede tayo dito mag-chat sa kanya. Ayan, so pwede nating sabihin na GCash details natin nasa profile guys, no? Ayan, so pwede naman dito guys na mag-chat. And puntahan natin yung GCash natin. Ayan, so nag-reflect na siya dito guys kagad, no? 5,306.44 available balance dito guys sa ating GCash, no? So simple as that. So balik tayo dito, ayun. So nag-send na siya dito ng pinaka-proof. Make sure to check, always check yung pinaka-available balance mo before natin dito i-release guys, no? So upon checking naman kanina is that na-receive na natin. So ngayon, close lang natin to. And then pagkatapos nyan, ito. So select lang natin dito guys yung payment receive. Any issues na ma-encounter nyo is that chat lang kayo dito guys, no? Ito, chat nyo lang. Huwag nyong i-release hanggat hindi nyo pa nare-receive sa account nyo. So ngayon, payment receive lang natin to. I have received and verified the payment and then confirm release. So dito sa passkey, ayan, pinaka-verification lang to. And after that, confirm and nabenta na natin yung pinaka-profits natin. Nag-reflect na sa GCash natin. Ganun lang kasimple mag-cash out dito guys, no? If meron pa kayong mga questions, feel free to ask lang sa comment section ng video na to for more ideas dito guys. At kung hindi nyo pa pala guys napapanood yung part 1, hopefully magka-part 3 tayo. Comment lang kayo for the part 3. Sa part 1 guys, kung hindi nyo pa napapanood for the beginners is that click nyo lang tong video na to and see you sa video na yan guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.